guys, ito yung talong natin na hindi na tinatanggap sa market. So, lulutuin natin. Total, hindi na tinatanggap. Ako na lang ang kakain. Actually, dito sa Gujarat, hindi sila masyadong kumakain talaga ng malalaking talong. Yan. So, soak with the salt first and then hiwa muna tayo ng ibang ricado. Ayan, magluluto na tayo. Bale, hindi ko pa siya nahiwa yung mga ricado. Pero, nagro-roast na tayo ng spices. So, this is a dried chili, mustard seeds, cumin seeds, tapos dahon ng laurel. Bali, niro-roast ko muna siya. Have to roast this para lalabas yung aroma. Tapos, saka natin siya lagyan ng oil. Dito sa India, kailangan ng madaming oil. Hindi kagaya sa atin na pag prito-prito lang, madaming oil na kailangan. Dito, they love oils. Kasi, sasa pa lang, ulam na. And the first is, we will fry the potato together with the spices. Eggplant is soaked with salt. So, dito naman sa potato, lagyan din natin siya ng konting salt. So, yan. Not completely cooked. Half cooked lang talaga siya. And we'll transfer it here. Yan. Tipid sa plato. Dami hugasin eh. Kaya, sa side na lang. The reason why potato first, kasi yung eggplant guys, sumisip-sip siya ng mantika. Kaya, hinuhuli ko yung pag-fry ng talong. And then, talong will be just a little bit brown. Hindi rin siya completely cooked. Ito yung mga hinihindian nilang talong. Hindi ko talaga alam kung bakit ayaw nila sa talong na ganito. So you'll see, yung mantika nawawalaan siya. Ayan. Ang talong natin, fried talong, tinanggal ko na. Hindi ko na pinakita kung pero na, cook na talaga siya actually. Ready to eat na yan guys. Dun sa mga nagpiprito ng talong. Tsaka may asin na din yan. So, pwede na talaga siyang ulam. Pero dito, hindi lang basta prito. Kung hindi, kailangan sarsyado. And, kumukulo na rin yung rice natin. So, we have the garlic and onion. And, sabi ko nga, kailangan talaga siya ng oil. So, kailangan talaga ng madaming oil. Medyo nagmahal na rin yung oil dito. Except for the gulay. And then we add 2 pieces of green chili. Kasi hindi siya binibiya. Ay, hindi ko talaga siya kinakat. Kasi sila, kumakain sila ng pritong sili. And then, we add our tomatoes. So, ito ang kaibahan sa Pinas. Kasi, dito, mas madaming ano, yung ricado na kamatis, sibuyas, kasi yun ang mura.
So, parang bilis ang sibuyas at kamatis, ulam na talaga siya. Yes, we have to add on our veg. Si Raji kasi hindi kumakain ng ganitong gulay. Pero, itong salsa na to, kinakain niya. Ayan, nawawala yung mantika. Dagdag ulit tayo ng asin. Paunti-unti yung asin, guys. Sa bawat ano, sa bawat steps. Kasi minsan, hindi siya nag-a-absorb yung asin doon sa gravy. So, hindi isang bagsakan. So, ayan. We'll have another chili powder. Turmeric powder. Ito yung sinasabi, guys. Basta isa pa lang. Ulam na. Ayan. Ginagawa natin yung gravy. And simultaneous tayo sa kanin. We have to add few water. O, diba? Ulam na siya. Ayan na yung gravy. Ayan. Then, add na natin yung potatoes. Paisa-isa lang talaga ako, guys. Actually, pwede na siya ipagsama. Pero mas gusto kong mag-absorb muna yung spices dun sa potatoes. Para mas malasa. Mas malasa yung patatas. And check na natin. It was simmer for 5 minutes. Ayan. Ito. Half cook naman talaga yung patatas. Pero mas madali kasi siyang madurog pag ano. Pag direct, kung hindi ko siyang pina-fry. Then, lagay na natin yung talong natin. Purpose of frying also the potato at talong, hindi siya madaling madurog. Para maganda pa rin siya tingnan. Ayan. Si Jovy ay marunong naman luto ng vegetarian food. Alam niyo ba kung anong kulang na lang kay Jovy? Ang gumawa ng roti. Yun, hindi ko talaga siya mapaperfect. It's our eggplant and potato curry. Some are adding some palok, guys. Tamarind. Mas masarap daw pag may tamarind.